So ngayon ay gagawan ko ng video ulit yung product na to, dahil marami yung sa dati kong video, yung dati pa yun, 4 months ago. Yun. Maraming nag-comment kasi doon na yung product ko na yun na ginawan ko ng video is fake daw. And then, kaya ganun ang effect niya. Although naman, sa akin kasi ang effect niya iba. Hindi tulad ng mga effect niya yung mga karamihan na sinasabi nila na nakaka-glow sa kanila, nakaka-puti. And then, nakaka-kinis. Ganun ang iba yung effect sa kanila. Well, alam naman natin guys na hindi lahat ng yung hinahanap natin effect is kung anong umpepekto kay Juana. Yun ang effect sa'yo, no? Hindi yun. So, kung sa akin, iba yung effect niya, siguro sa inyo ganun, magandang effect. So, yan. Good luck. And then, ayan. Itong product na to ang ProLife Vitamin E Atlas. Yung 400 IU. Ayan. Ito yung 4 months pa to na sa akin. Hindi ko siya tinuloy inumin. Siguro ang nabawas ko lang dito mga 25. Hindi ko siya tinuloy. Yung iba, nilagay ko sa lotion. Tapos tinigil ko siya, hindi ko talaga siya ininom. Kasi, pagagalitan ako ng asawa ko nito pag ininom ko ito. Ano, kasi nga, hindi pala siya, base sa mga na nalaman ko, hindi siya FDA approved. Tapos, hindi ko rin alam kung ano itong USP na to. USP has tested and verified ingredients, product, and manufacturing process. USP sets official standards for dietary supplements. So, ayan. Ang akala ko kasi noon, masabi kasi nila, pag meron daw dyan, ayan, maliktad no, sa camera ko yan. Pag meron daw dyan nakasulat na close tightly, tapos push down to open and turn, to open, yun daw original. So, comfortable naman ako ng original na to, kaya minum ako nung una. Mga ilang graso lang naman ang nainom ko nito, guys. Tapos, tinigil ko nga siya mga after kung naka-discover. May nag-comment doon sa video ko na fake daw yan. Fake daw to. Kasi guys, ang nakasulat dito is yung important, tamper and evidence seal. Tapos, undercap. Tapos, do not use dapat yun. Do not use. So, ang nakalagay dito, do not show. S. Focus ka. SUE ang nakalagay dyan. Ayaw mag-focus niya, guys. Ayan. Ayaw niya mag-focus. So, ang sabi nila, fake daw to. Kasi nga, nakita nila yung sa video ko na do not show yung nakalagay. Imbis na do not use. So, marami din ang comment na fake nga itong nabili ko. Okay lang. Hindi ko naman din siya tinuloy. Kasi nga, ayaw ko naman mag-inom ng vitamins na hindi naman na makakasira naman sa buhay natin, no? Sa ating katawan. So, tinigil ko siya. Hindi ko siya tinigil. Ang ginawa ko dito, nilagay ko sa lotion. Kasi may nagsuggest sa akin na ilagay ko na lang sa lotion. And then, meron din ako na-research na pag pinanyan mo na mabilis na sira. So, ginawa ko ito dati-dati pa. Pag pinanyan na mabilis masira ang fake. Dito naman, hindi siya mabilis masira. Ayan, hindi siya mabilis masira. Matigas din naman. Glibog ko. Matigas din naman siya kahit pisain mo siya. Pero, nung sinubo ko siya, kinagat ko, nung maglagay ko sa lotion, mabilis siyang baka nga fake. Tapos, ang seal niya, parang foil lang yung seal niya. Yung ibang nakita ko, yung sabi nila na original or authentic. yung papel, yung parang carton, parang papel yung naka-seal dito. Ito kasi parang foil lang. So, baka nga ito fake. Actually, hindi ko naman talaga alam kung alin pa talaga yung fake nito or original. Dahil napabili lang ako nito, guys, nung meron akong meron akong pinapanood na beauty vlogger na ito yung review niya. Tapos, nagbigay siya ng link dun sa description niya. Doon ko to binili yung link na binigay niya. So kumunta ako doon sa link na binigay niya. Tapos yung doon ako bumili. Tiningnan ko naman yung online shop niya sa Instagram. Yung marami naman siyang mga ganito na tenda natin. Marami siyang mga ganito
mga beauty product. Yun nga lang. Ito yung natanggap ko. Sabi naman kasi nila, ang original daw nito or ang authentic nito ay ano, hindi faded. So, kumbaga, hindi maputla na tulad dito, medyo maputla nga. Hindi ko alam, hindi pa kasi ako nakabili ng original nito, guys. At saka wala na akong balak bumili, na dala na ako. Magtitiis na lang ako dun sa binili ko sa ano, sa... Meron akong ginagamit naman ngayon na binili ko lang sa drugstore. Tapos may nag-comment din doon, guys, na ang ano dito, ang lot number, LOT. Lot number, yun, meron din nag-comment na parehas daw kami yung lot number na nakalagay doon sa kanya, which is fake din daw yung pagkabili niya, yung nabili niya. So, anyway.